Umento sa sahod, hiling ng mga guro ngayong National Teachers Month. Narito ang report. Taas-Sahod, yan din ang hiling ng ilang guro sa probinsya ng Ilocosur. Hindi na raw kasi sapat ang kanilang sahod dahil sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. 25 taon ng guro si Teacher Emily ng Bantay East Central School. Ang kanyang kita, hindi lang naman daw napupunta sa kanyang pamilya. Gaya ng ibang guro, madalas din itong nabubunot para sa gastos sa kanilang silid-aralan. Halimbawa na lamang sa classroom beautification at maging sa ilang instructional materials. And so, sacrifice si teacher minsan mag-provide ng ventilador kung kailangan. Yung water na yan, minsan at the expense po ni teacher yan. Lalagyan po yan ng mga modules. Yung iba, provided by our MOE, kung yung kulang po, provided by the teacher's pocket na po yan. Tumaas man daw ang sahod, kasama ring tumataas ang buwis na naikakaltas sa sweldo. Ano po pag yung teacher one, iba pang teachers na assign sa mas malayong lugar, nahihirapan pong i-budget, lalong-lalo na po yung sa pamasahe po niya. March 2022 lamang nang pumasok sa pagtuturo si Teacher Kim. 25,439 pesos ang sweldo ng entry level ng guro. Bilang breadwinner ng pamilya, madami talagang kailangan. Kulang na kulang talaga yung sahod. Ayon rin sa Schools Division of Ilocosur, nararapat ng taasan ang sahod ng guro. Lalo't marami ring mga guro ang umaasa sa taas sahod. Because the present salary is based during the time na wala pang increase sa mga prices ng prime commodities. Kami mga teachers, nagpapaaral rin ng mga anak, the Filipino family, extended family. Sa ngayon, sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon News Team na makuhanan ng pahayag ang Department of Education Region 1 kaugnay rito. Mula sa Ilocosur, kasama si George Benzon, John Punsoy, 1 North Central Luzon.